Agro friends, welcome to Haring Abraham Homesteading and Rabbitry. Ayun, ka-agro friends, napapansin nyo nga, wala tayo sa homesteading, wala tayo sa rabbitry. Ngayon, nasa apartment ako, na dito sa Camiling Tarlac. Dito ako nag-apartment, nag-aaral ako sa Tarlac Agricultural University. Yun, hindi na tuloy yung ang pasukan. Hindi tuloy ang enrollment or suspended ang lahat ng trabaho or class dito. Yun, naisipan ko mag-vlog ngayon, or matagal ko na siyang gustong i-vlog, kung gaano nakakatulong yung pag-rabbit or yung pag-aalaga ng mga hayop sa personally sa akin, sa pag-aaral ko, lalo na isa akong estudyante, sinusuportahan ko yung sarili ko, kung paano siya nakakatulong sa akin. Yun nga, sasabihin ko sa inyo kung paano siya nakatulong sa 3 years ko na nag-aaral ngayon. Tsaka kung gaano din nakakatulong, or napatunayan ko na makakatulong din siya sa iba. Ayun. Pag-uusapan natin yung pag-aalaga kasi ng rabbit. Kasi ang rabbit is, for me, isa siya sa pinakamadaling alagaan, i-maintain, paramihin. Umpisa tayo sa i-maintain. Pag nag-alaga ka kasi ng rabbit is madali siyang alagaan. Kahit nanay mo, tatay mo, kapatid mo, kung wala ka sa bahay, maaalagaan niya, mamaintain niya. Sa food naman kasi is may available na grasses, legumes sa paligid natin. So, kukuha lang ang pag-iiwanan mo, tapos papakainin niya, tapos bigyan niya na malinis na tubig, tapos iwan, tapos babalikan niya pag papakainin naman siya ulit. Ganun naman kasi yung rabbit is ayaw niya masyadong pinapakialaman. Gusto niya yung papakainin mo lang siya, bigyan mo ng pagkain, tubig, tapos yun. Kailangan na maintenance, lilinisin mo yung kulungan niya, ganun. Yun nga, yun yung isa sa magkagandahan ng rabbit. Pangalawa is low cost. Hindi siya magastos kasi ang pagkain lang, kung papakainin mo siya ng feeds, is ang kung yun sa practice ko is 40 to 60 grams ang bigay ko na pellet sa kanila. Tapos ang kagandahan nun is only grass sila, only legumes, only grass. Yun yung mga available na greens sa paligid ay binibigay ko sa kanila, except mga gulay, kasi ang mga gulay is for me, sabi naman kasi sa diet ng animals is minimal ang pagpapakain ng gulay, pagpapakain ng mga fruits. Pero kasi pangit yung experience ko doon, kasi nagkakaroon ng diarrhea ang rabbit, may namamatayan, ganun. Kaya yun, hindi ko na sila binibigyan kahit small amount lang. Focus ako sa greens, sa grass, yan, sa legumes. Yan, doon ako nagpo-focus na binibigyan ng pagkain sa kanila. Tapos konting support ng pellets. Tapos yun, bigyan ko lang kayo ng background about sa kung gaano nakatulong yung rabbit sa akin. Yun, napoprovide niya yung needs ko, especially sa pag-aaral ko. Yun. Nabibigay niya yung daily allowance ko. Minsan sa pagbayad ng schools, yan. Doon ko kinukuha yung pambayad ko sa school, tapos mga allowance, food allowance, yun. Doon ko rin sila ng electric bill, ng internet, ng tubig dito sa apartment. Yun, napuprovide siya ng pag-aalaga ko ng rabbit. Yun, ganun kagaling yung pag-aalaga ng rabbit. Basta dagdagan mo lang yung sipag, yung tiyaga, para
i-provide nung ano, makapag-provide ka sa pag-aaral mo. Tapos, yun nga, kung binibigyan ka ng income ng rabbit, dapat susukuliin mo din yun sa kanila. Alagaan mo sila, bigyan mo ng, ano, ng basic needs, pagkain, tubig, sapat na pagkain, sapat na tubig, vitamins, tamang housing, tamang pag-aalaga. Yung rabbit naman kasi is, ano siya, isa siya sa mga ano sa livestock na walang ano walang masyadong serious problem sa ano sa health, especially sa mga virus. Hindi tulad ng manok, may ano tayo, may mga peste tayo. Pag dumating yung peste na yon, really dumarating yun is ubos lahat ng ano ng chicken, lalo na sa baboy ngayon. Pero ang rabbit, ang nakikita ko lang na ano serious problem niya is diarrhea. Diarrhea lang talaga ang nakikita kong problema niya. Pag dumating sa kanya yon, ilang oras lang, kung hindi mo maagapan, pwede niyang ikamatay. Yung napag-uusapan natin is paano kumita sa rabbit, tsaka paano yung ano, paano yung sistema ng marketing niya. Yun, ang may hawak akong calculator dito kasi alam na mahina sa math, kaya eto. For example, may ano ka, may apat na ano na doe or breeder na babae. Apat, four. Meron kang 4. Tapos yung each doe na yon or kada babae na yon is mag-a-average na lang siya ng, sabihin na nating 5. 5 na anak kada anakan. So yung 5 na yon, 4 times 5, may 20 ka. May 20 na bunnies or kids ka sa ano, kada anakan nila. Tapos yung 20 na yan, ita-times mo siya into 400, kasi yung lalo na kung mga upgraded yung mga New Zealand or mga ano mo, mga stocks mo for meat, pwede mo silang ibenda 400 pataas. So yung 400 na yon, ita times mo siya to 20. 400 times 20 equals 8,000. 'Di ba? May 8,000 ka na. May ano ka, may 8,000 ka dun sa 400, dun sa 4 heads mo kada anak, 'di ba? Ganun siya ka ano, ganun siya ka kaganda. Ganun siya kaganda yung outcome ng pag-aalaga ng rabbit. Ito yung kita mo. Or I mean, ito yung mga pumapasok na pera pag nag-alaga ka ng rabbit, 'di ba? What more kung mas madami kang breeder. Tapos ano naman sa bentahan naman, usually kasi ako ang nagiging customers ko is mga local farmers, yung mga backyard farmers na gustong mag-alaga ng rabbit. Yun mga kaklase ko na kinausap ko, baka gusto nilang mag-alaga ng rabbit kasi yun nga yung potential na nakakatulong sa mga kapwa ko estudyante, na yun yung self-support din sila, yung gusto nilang matulungan yung magulang nila na mapaaral din yung sarili nila. Ayun. Madami na akong kaklase or kakilala na pinasubok ko yung rabbit ngayon. Nag-harvest na sila ng rabbit, nakakapagbenta na sila, nakakatulong na sa pang-araw-araw na buhay ng pamilya nila, nakakatulong na sa food allowance sila, sa school allowance sila. Yun, ganun kaganda yung rabbit. Kaya yun sa mga ano, sa mga kapwa ko kabataan or gustong pumasok sa ano, sa agriculture, na yun siguro ano, maging ano lang tayo, maging madiskarte sa buhay. Tapos kung passion mo talaga ang pag-aalaga ng hayop, susunod yung matutulungan kanya. Minsan kasi yung passion mo is yun yung makakatulong sa buhay mo. Yun yung makakatulong ng pag-abot ng mga pangarap mo sa buhay. Yun lang siguro yung ano, yung ma-share ko ngayon. Pero sa mga next video, gagawa din ako ng sit-down video about sa kung ano yung mga cages, kung ano yung mga tipid tips sa paggawa ng kulungan, pag-aalaga ng hayop, yung mga starter, yung mga gusto mag-start, yung starter pack na sinasabi. Tapos guys, pahabol lang. Kasi yung pag-anak ng rabbit kasi is mag-start siya ng 6 to 7 months. 7 months pwede na siyang magbuntis. Tapos pag nagbuntis siya, isang buwan lang mag-aanak na. Tapos after anak niya is 6 weeks to 8 weeks, pwede na siyang i-wind ulit. Pwede nang hihiwalay yung anak niya, pwede na silang ibenta. Tapos after 10 days, 15 days, pwede na naman siya ulit magbuntis.
Ayun. So nakikita natin kung ilang beses siya mga kada year, 'di ba? Ayun, ka girlfriends, muli ako si Maginoong magsasaka. Bumabati sa inyo ng magandang buhay. More powers, ka girlfriends. Bye.